Kaso parang... Hindi pa ako... Uy! Ikaw, ba't ka nang pipisil bigla? Di pa nga ako... Oh, ikaw, oo. Oh. Aray ko. Sorry po. O kasi... Good morning mga kalinap. Good afternoon. Good evening mga ka-jumpcart. It's me, Darlene Vlog. So bago natin simulan ulit ang ating topic today, reaction, so pag-usapan, i-shoutout muna natin ulit si Kuya Basantos Matubang at ang kanyang may bye, si Ate Ina Vlogs, si Kalinga Prab, si Silverador, ang presidente ng Karipa, si Kuya Noli, isa sa mga Kalinga Poyers, si Oriana TV, isa sa mga Kapwa Reactors, at si Kalinga Chumar. So ito na nga. Ang aking timeline, ang aking thumbnails at highlights ay si Carla ay dinala sa ospital or pina-check up. So, yun nga po, wala tayong ipapakita picture, pero masishare ko lang as a mother dahil iilan yung nag-message sa akin, kumusta daw si Carla, dinala daw sa ospital, pina-check up ba daw ang nanay niya. So, hindi ko sila sinagot. Dito ko na lang kayo sasagutin para isang sagot na lang po dahil medyo marami-rami na kayo. So, ito lang masasabi ko po. Dahil isa tayong nanay, normal din, kahit kayo, ito yung mararamdaman ninyo. Pag nagkasakit yung anak ninyo, siyempre mag-alala kayo. Walang pera, isang mga magulang, ang iba umuuta. Pero sa kondisyon ni Carla, siyempre may saving siya, may mga sponsor siya. So, normal yun na siguro pina-check up ng nanay niya, dinala sa doktor, pina-check up para malaman kung anong condition niya, kung kailangan ba niya ng vitamins, kailangan ba niya mahaba-habang pahinga. So, hindi po natin alam ang description, kung anong symptoms o ano ba. Pero alam natin ay si Carla ay okay na, nagpapahinga. So, very sure po na si Carla ay pina-check up ng nanay niya. So, magaling na siya siguro. Kailangan lang niya ng mahaba-habang pahinga. Na wala mo nang mababasa dito sa social media. Walang bashing. So, kayong mga ka-jumkal dyan, ang maipapayo ko lang sa inyo, dahil may mga basher minsan na nagmi-message kay Carla, i-message natin si Carla, magpadala tayo ng mga Bible quotes, mga memory verses, yung mga magagandang mga messages na hindi niya ikaka-stress. Paramihin po natin para makita niya doon sa inbox niya na mas marami ang nagmamahal sa kanya kaysa sa basher. So, huwag na lang kayo mag-expect na siya ay magre-reply dahil alam po natin na umiwas si Carla sa mga contact sa mga fans. So, sana po, intindi na lang po natin kung hindi magre-reply si Carla. Kasi minsan po, ang iba nagtatampo, bakit daw hindi nagre-reply si Carla? Bakit hindi nagre-reply si Jomar? So, yun na lang po ang gawin natin. Mag-pray tayo. I-message natin si Carla. Padalahanin nyo ng maraming messages na quotes, Bible quotes, araw-araw, kahit dalawang beses sa isang araw, na yung ikakatuwa niya, ikakagaan ng loob niya, pag open niya ng messenger niya, makikita niya doon sa mga message request, yung mga prayers ninyo, yung mga messages ninyo na ikakaganda ng araw niya. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana naunawaan po ninyo kung anong sinabi natin dahil yun nga po, si Carla ay kailangan niya ng ating prayers, kailangan niya ng ating mga magagandang quotes, magagandang salita para siya ay maging strong lalo at gumaling kaagad. At isa sa pag-uusapan natin dahil ngayon naka-reach si Kalinga Prab ng 3 million, so expected na yon na magsi-celebrate siya gaya ng dati tuwing nakaabot siya ng million subscribers.
nagpapasalamat siya, nagsiswimming sila, o nagpa-party. Pero yung narinig natin, napanood natin sa mga live ng Keyboys, na si Kalinga Prab ay magpa-swimming, baka ngayong hapon, o baka ngayong araw, o baka mamayang gabi. So, yun nga po. Ang advice ko lang po sa lahat, huwag nyo gawin yung ginawa nyo doon sa ELM na hinahanap nyo si Carla. Bakit wala si Carla? Kuya Jomar, saan si Carla? Huwag ninyong gawin na yun dahil hindi natin alam, baka si Carla ay okay na, sasama siya sa swimming nila, o baka nagpapahinga siya. So, iwas, tanong na lang po tayo dahil alam po natin na masama ang pakiramdi ni Carla, nagpapahinga siya. So, huwag na lang po tayo mag-comment doon sa live ng mga Keyboys or mga kung ano-ano man, ang mga video nila or video ni Kalinga Prab. Video ng mga Keyboys, huwag na tayo magtanong saan si Carla, kumusta na si Carla, huwag na po dahil alam po natin na si Carla ay nagpapahinga. Kung nandoon man si Carla, makita niyo sa live, sa video ni Kalinga Prab, magpasalamat kayo Carla, masaya kami nandyan ka Carla, masaya kami na okay ka, andito lang kami Carla, nagmamahal, nagpre-pray sa iyo. So yun na lang po ang gawin natin sa Zoom card. Ipanalangin natin lagi na sila ay okay, healthy sila lagi, si Carla at si Jomar. At sa mga basher dyan, tama na po yung mga bash ninyo. Kasi ano nga po yun, alam namin na mga mother din kayo, kung nangyayari sa mga anak niyo yung nangyayari kay Carla, hindi niyo rin ikakatuwa na yung mga anak ninyo ay may nagbabash din sa kanila. So sana po, wag na po. Magbago na po tayo, magmahalan po tayo dahil mas maganda yung maraming nagmamahal, walang kaaway. Ikakatuwa din ng Panginoon yun, nagkakaisa tayo, hindi natin ibinabagsak yung kapwa Pilipino, magkaisa po tayo, magmahalan, magpray po tayo, ipray natin ang bawat isa na malusog, masaya, at walang gulo sa Pilipinas. So maraming salamat po sa lahat na nanood. Please, pakilike ang ating video. Pwede comments kayo kung ano yung gusto niyo i-comments. Wala lang bashing, walang negativity. Thank you po sa lahat. At i-like natin ang video. Paki-subscribe po dyan sa hindi pa nakasubscribe, please. At huwag niyo kalimutan si Kuya Bals na Tus Matubang at si Ate Ine Vlogs. Tuloy-tuloy lang po ang pagmamaraton ng mga video ni Kalinga Prab. Isalin niyo ang mga video ni Kuya Bals na Tus Matubang gaya ng pagmamaraton niyo sa mga video ni Kalinga Chumar. Salamat po. Maraming salamat po sa mga kapwa, ka-Jumcar dyan, ka-Alex sa Jumcar, ka-Zombie, ka-Marathonians. Thank you sa ka-Marathon. Yeah. Congratulations, Kalinga Prab, sa 3 millions. At congratulations, mga ka-Jumcars, dahil sa 3 million na nangyari last day. So, baka bukas or sa makalawa, mayroon naman tayo another million sa episode 20. So, thank you so much. God bless you all. See you in my next vlog. Bye!